Rainy seasons, mga ka-homestead. Diyan pala kayo. Ikot-ikot tayo dito sa labas ng farm. Marami tayong makikitang native trees. Tulad niya, no? Native plants, native trees. Yan. Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Siyempre, yung iba alam na to. Yung Batino tree. Yan. Ang scientific name niya ay yung Alstonia macropilia. Isa rin sa mga tinatawag na pioneer species dito sa lugar na hindi naman siya forest or parang grassland o woodlands tinatawag. Dito marami. Nagkalat dito sa labas ng farm. Naisingit ko na sa ibang vlogs yun, yung pumunta kami dun sa comseed nating si Aling Baby, yung Batino tree. Dito marami, tulad nito, ayan, yung malaking dahon, yan ang Batino tree. Yan, medyo lumapit tayo ng kaunti, eto. Tingin ko, nasa ano lang pa lang to, nasa 2.5 years itong puno na to. Kasi dati wala naman dito yan. Malinis to nung nakaraang 2 taon. Itong Batino tree. Kasi nagtanim ako dito mga kaumi ng mahogany. Ito. Yan o. Mahilera na yan. Para naman dito sa lugar natin ay malilim. Kapitan natin itong baton, Batino. Yan, parang dalawa siya, no? Dalawang puno. Itong Batino, mga ka-homestead, kuha tayo ng dahon. Ito ang itsura ng dahon niya. Yan. Para ma-identify nyo siya ng maayos, ganito siya green, pero kapag siya medyo yung bata pa, mga 4 months, 6 months ganito itsura ng dahon niya, mas malalaki. Kapag medyo seedlings pa siya, ganitong kalalaki yung dahon, mas malalaki pa. Kasi napag-try na ako na itong yan, may dagta. Oh, madagta yung Batino. Diba? Kasi nagtry na ako nito magtanim ng wildling sa bahay namin. Nabilis naman siya lumaki. Kapag naitanim na, kapag na-establish na yung ugat niya. Yan, ito yung mga sangay niya. Yan. Nakita ko to sa yung tinatawag na density. Parang gano'n yung tibay ng kahoy ng Batino, hindi nalalayo sa nara. Kaya nga dito sa aming community, dito sa ating mga ka-homestead, ginagawa tong poste ng kubo. Kapag edad na, kapag edad na tong puno na to, matibay yung pinakakatawan nito. Pero isa nga, hindi. Para siyang kalahin ng dita. Yung dita, ganito rin. Ganito yung style ng paglaki ng katawan niya. Didiretso, tapos pag lumaki, para may tutubo sa taas, may sisibol. Pag lalaki, tapos may sisibol sa dulo. Parang ganun ang style ng paglaki ng puno na to. Sabi nga daw ng iba, hindi daw to invasive. Pero sa akin, sa opinion ko, sa base na rin sa obserbasyon ko, invasive to. Sa mga native na puno na invasive dito sa natural habitat niya. Lakad tayo ng konti. Yan, may nakita pa tayong mga Batino rito. Ayan, no?
Ito, mahigit ano na to. Ganun din, mga siguro 2 taon to. Yung puno na to. Mabilis dumami ang batino. Yan, nandito tayo sa may trail. Yan, katulad nito, meron pa ako nakita isa. Yan, batino tree. Alstonia macropilia. Yan, tinuro ko na rin sa kanila sa mga kahumi natin kasi na-search, na-research ko rin yung klase ng puno na matibay nga siya. Tapos maganda siyang itanim sa kung ano, pwede siyang pan-landscape din eh. Hindi siya abala sa mga poste ng Meralco. Straight lang siya, hindi sa masanga. O, pwede siyang pan-landscape na talaga. Kurusin. Ito pa, mga kahumi oh. Yan, batino. Ay, ito to. Mandarit lang oh. Yan oh. Nagkalat. Tsaka ano siya, madaling alagaan. Hanap tayo ng mga wildlings ha, para ma-prove natin talagang ano, invasive ang batino. Katulad nito, yan. Diba? Nasaan siya? Siya sa tumubo. Yan. Sa mga kogon grass. Matibay nga, matibay rin ito sa mga damuhan. Tsaka drought tolerant. Ito pa. Diba? Ang daming wildlings, no? Tapos ito pa, silalig. Tingin tayo sa ibaba. May tendency na na meron ditong mother tree na batino. Yan ito. Ang dami no. Naputol yan. Ganyan tumubo, sumibol. Ito pa mga kahumi. Oh. So, ito pa. Yan no. Kaya na-observe ko na ano siya, invasive din. Tutuusin. Eto. Kaya minsan malilito ka, baka yung iba nalilito, baka daw mangga. Yan. Pero malayo naman sa mangga to. Kahit amuyin nyo. Diba? Ang mangga, ang daon ng mangga, amoy mangga talaga. Yan pa. Daming wildlings, no? Kaya sabi ko nga sa mga kahomi natin dito sa bundok, sabi ko, pinaliwanag ko sa nila kung anong silbi ng batino tsaka ano yung kagandahan niya. Pwede kang magparami nito. Pwede kang mag tree planting, kutuusin. Magtawag dito, tree farming ng batino. Ito pa isa. Kasi ano eh, mga kahumi, furniture industry, pwede siyang magamit. Ito. Dami nga dito. Hindi ka mauubusan ng wildlings. Kaya nagtanim lang ako dun sa bahay, sa amin. Tsaka sa farm, ano rin ako dun, naghahanap na ako ng pesto ng mga batino kasi nara yung natin doon, nara tsaka yung tuway. Dami no, ito pa oh. Kaya tayo dito sa may ibandang area, itong lugar to. Napansin ko din napansin ko na yung batino hindi nalalayo sa bilis ng paglaki. Tulad ng mahogany. Yan yung mga mahogany. Parang kapareho siya ng mahogany na bilis na lumaki. Tingin ko eh, maganda rin talaga mag-alaga ng batino, magtanim. Ito mga kahumi oh. Hulaan nyo kung ano to. Native din to sa ating bansa. Yan ang malamangga. Hindi siya mangga pero tawag niya malamangga.
Wala akong makita dito ng ano. Wala akong makita ng Mother Tree na Batino. Baka wala, baka mas malayo pa sa area dito. Yun ang ano, kasi yung pinakabunga niya, yung buto niyan, malayo nararating. Kaya ganun bumi, saka madaling mag-germinate ang buto ng Batino. Dito baka may makita tayo. Wala. Ito lang yung nakita natin, mga ka-homestead. Yan guys, thank you sa inyong panonood dito sa ating vlogs ng mga native trees. Kaya sa mga bago lang dito sa ating channel, mag-subscribe na rin kayo. At mag-share na rin ng videos na ina-upload natin dito. And then, siyempre, panoorin nyo yung mga previous na vlogs natin tungkol pa rin sa mga native. Kaya hanggang dito lang guys. Don't forget like, share, and subscribe. Bye!